Kamusta po kayo mga kaibigan? Ngayon po ay pag-uusapan natin yung tungkol sa mga nababasa natin sa mga Mixer. Halimbawa na Phantom, minsan buo, Phantom Power, o kaya minsan ay 48 volts. Yun po ang pag-uusapan natin ngayon kasi marami po tayong mga kaibigan ng medyo natatakot na ito ay kalikutin dahil baka daw masira yung mga nakasaksak dun sa mixer nila halimbawa. Pero ito pong Phantom Power ay hindi lang po ito sa mixer makikita. Karamihan po ng mga audio interface ay meron din po nito tsaka iba pang mga gamit sa audio o sa panggawa ng music. Katulad na itong nasa harapan ko ngayon, meron din po itong switch para ma-on yung Phantom Power. Okay? Pero ang gagawin ko po ngayon ay ipapakita ko po sa inyo o i-demo ko kung para saan to tsaka kung ano yung pinagagamitan nito. Okay, so manood po kayo maigi, huwag po kayong matakot yung mga kaibigan natin na nagtatanong, okay? Ang gagawin ko muna, kakabit ko itong kable. Ito po ay nakakabit dito sa condenser mic na to. Ang Phantom Power po ay ginagamit sa mga condenser microphone, okay? Yung mga nakikita nyo ng mga dynamic microphone, halimbawa katulad ng mga ginagamit sa mga pambahay, ay hindi po kailangan ng Phantom Power no, ng 48 volts. Pero ang marerekomenda ko po talaga kung kayo ay merong mga medyo, sabihin na natin na medyo mamahalin ng mga condenser mic, marerekomenda ko po talaga na gumamit kayo ng mga dekalidad na ano, na klase ng XLR cable, yung ganito, yung ginagamit sa mga mic. Kasi maaaring yung itsura ng XLR cable ay pare-pareho sa labas. Pero sa maniwala man kayo o sa hindi ay pagdating po sa loob, marami akong nagamit na iba yung ano, iba yung signal na napipick up. Marami mga nagtitipid na ano na klase ng mga nilalagay nila sa loob na o yung mga ginagamit nila sa loob. So mas maganda po kung talagang ito okay lang to, medyo mumurahin lang tong condenser mic na to . Tsaka linilawin ko nga po pala muna, hindi po itong nakikita nyo to, condenser mic, pero hindi po lahat ng condenser mic ay ganito ang itsura. Iba-iba po itsura ng mga condenser mic. Ang ibig ko lang po sabihin ay ginagamit po talaga ang mga Phantom Power sa mga condenser mic. Although meron akong alam na pinagagamitan pa ng Phantom Power na hindi naman related sa ano sa audio, kaya huwag na po natin pag-usapan yun. Parang sa antenna yata, parang ganun ginagamit yung Phantom Power. So ang gagawin ko po, ano ba sinasabi ko kanina? Yun nga, pagkagagamit ko, ito okay lang yung ganito, medyo mura lang tong condenser mic na to. Pero kung mga medyo mamahalin yung mga condenser mic nyo, gumamit po kayo ng dekalidad na kable para ma-supply niya yung tamang kuryente. Yung nga, yung 48 volts, yung Phantom Power, papunta sa condenser mic nyo para gumana siya ng maayos na maayos. Okay? So ang gagawin ko, kakabit ko tong kable dito. Pero bago kayo magkakabit ng kable, gaya na lang yung sinasabi ko sa inyo, siguraduhin nyo na nakababa yung mga volume nila. Okay? So kakabit ko muna to. Ngayon, hindi ko na po ilalapit yung mic kasi ang mangyayari lang pag nilapit ko para lang ipakita ko sa inyo na naka-on, naka-off yung Phantom Power. So hindi na. Baka ma-pick up naman siguro ng camera na may ilaw dito kapag in-on ko na yung Phantom Power. Hindi ko lang alam kung makukuha ng camera natin. Medyo malayo yata . Okay, pero malalaman nyo naman po pag tinesting ko na. So ngayon po ay tataas ko yung volume ng konting-konti lang. Okay. Pero ito pang gagawin ko na yung makikita nyo ngayon ay kung maaari po, huwag nyo na rin masyadong subukan dahil hindi po talaga advisable na i-on, off, on, off mo ang Phantom Power. Lalo na kung nakaangat yung ano, yung volume. Pero dahil nga mahina lang naman to, tsaka gusto ko ma-demo sa inyo lang kung para saan talaga yung Phantom Power, ay gagawin natin yon. Pero hindi naman po masisira itong gamit natin. Lalo na kung mahina lang. Okay? So kung mapansin ninyo, magsasalita ako rito. Check 1-2, sound check, microphone check. Wala po lumalabas. Okay, wala po siyang lumalabas na check 1-2, test. Wala siyang napipick up. Pero kapag binuksan ko itong, o tinurn on ko itong Phantom Power,
ay makaka-pick up to ng tunog. So, tingnan niya po ulit. Ngayon, wala. Check, 1, 2, sound check. Ngayon, i-on ko. Tingnan niyo ah. Hindi ko lang kung mapipick up ng ano eh, ng camera yung ilaw eh. So, on ko. Check, 1, 2. Ngayon, meron na siya napipick up. Oh, medyo sobrang lakas. Hinahan natin konti. Hindi ko lang kung nakikita yung ilaw na pula eh. Pero naka-on na po yung phantom power niya yan. So, ibig sabihin gumagana siya. Kailangan talaga ng 48 volts ng condenser mic. Yan lang po ang patunay niyan. Ngayon, ita-turn off ko po uli yung phantom power. So, off ko. Pag in-off ko to, habang meron pa siyang ilaw na konti, ay paunti-unti rin ng pagbaba rin ng pagbaba yung napipick up ng condenser mic hanggang mawala yung ilaw. Pag nawala na yung ilaw, wala na din itong mapipick up. Pero hindi po lahat ng mixer o ng phantom power ganito ah, tsaka yung mic. Okay? Yung sa akin po, nagkataon lang na ganito. Agad may ilaw, may mapipick up yung condenser mic. Pag nawala na yung ilaw, ay wala na rin mapipick up. So tingnan niyo po. Check, 1, 2. Ayan, meron pa rin ilaw. Sabi na pipick up pa siya. Ngayon, unti-unti nang nawawala. Kung mapapansin ninyo, hindi ko lang po nakikita ng camera. Hanggang sa ngayon ay wala na. So, naka-off na po yung ano, yung phantom power natin. Yan po ang gamit niyan. Okay? So, ngayon, marami tayong mga kaibigan ng natatakot. Sabi nga sa inyo kanina, dahil baka masira daw yung gamit nila kung accidental lang ma-on yung phantom power. Halimbawa, nakasaksak yung ibang klase ng mic. So, gagawin po natin na itong mic na to ay dynamic microphone. Okay, ito po yung Shure SM58. Pakita ko po sa inyo na hindi naman talaga masisira yung ano nyo, yung mic nyo kung aksidente nyo. Kasi sa akin po, ilang beses ko nang aksidente na on yung phantom power nyan. Pero hindi naman nasira yung mga mic na nakakabit katulad na ito. Hindi ko lang alam pag matagal na, baka mamaya. Kasi syempre may sinusupply na kuryente, baka pag sobrang tagal ay baka magkaroon ng problema. Halimbawa kung may init, baka masira yung mic nyo. Pero kung mga pansamantala lang, ako parang ano, alam ko, mga after 5 minutes, 10 minutes, naka-on pa rin. Okay pa rin naman yung mic na to. Gumagana pa rin naman siya. Yun nga, sabi ko sa inyo, hindi ko alam kung baka pag sobrang tagal, baka uminit na yung kable. At saka yung mga nasa loob ng mic. So, huwag po kayong matakot yung aksidente nyong ma-on yung phantom power. Okay? So, gagawin ko, sa sample ko sa inyo, nakakasabi yung kable na ito. Ito, yung kable ng mic na to. Okay? So, ngayon, naka-off yung phantom power. So, kakabit ko to. Okay. So, testingin natin. Check, 1, 2. Sound check. So, kung narinig nyo, gumagana to, di ba? Sound check. Ngayon, i-on ko yung ano, i-on ko yung phantom power. Gaya ng kinakatakutan ng karamihan na baka daw masira. So, ulitin ko po, gumagana to, nakapatay yung phantom power. Microphone check, test. Ngayon, i-on natin. Okay, naka-on yung phantom power niyan. So, check, 1, 2. Wala naman siya nagiging diferensya rin. Okay, so ayan, narinig nyo. Ngayon, para po patunayan ko sa inyo na naka-on yung phantom power, magsasalita po tayo rito sa condenser mic. Hello, sound check, 1, 2. Okay, so yun lang po talaga eh. Kaya kailangan talaga din ng phantom power ng mic para mas malakas. Kung mapapansin nyo, mas malakas yung pick up talaga ng condenser mic kumpara sa mga dynamic mic. Okay, so huwag po kayong matakot. Check, 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 1, 2. Hey, check, check, 1, 2. Pero gaya na sabi ko sa inyo, iba pa rin yung nag-iingat tayo. Okay? Hindi po nasira itong mic na to ilang beses na, mahigit 10 beses na, na na-on ko itong phantom power. Tapos, siguro mga 10 minutes. Okay naman, gumagana pa rin na maayos itong dynamic mic. So, sana po nakatulong ito sa inyo. Kaya, pwede nyo nakalikutin yung mga phantom power nyo. Okay? Kung meron po kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo. Alright, maraming salamat sa panonood and God bless you all. Peace!